Go signal na lang ng DNR ang iniintay para muling makapag-operate ang ilang minahan na pinasara noon ni dating Environment Secretary Gina Lopez. Sumunod na raw kasi ang mga minahan sa mga inirekomendang corrective measures. Nagbabalita si Shyla Francisco. Desisyon na lang ng DNR ang hinihintay para muling makapag-operate ang apat pang minahan na ipinasara noon ni dating Environment Secretary Gina Lopez. Sa pre-sona forum, sinabi ni Environment Secretary Royce Matu na posibleng makapagbukas ang ilang isinarang minahan matapos sumunod sa inirekomendang corrective measures. Pero paglilinaw ng DNR, posibleng hindi lahat ay papasa. Merong hindi ring satisfactory yung compliance. So makikita natin kung ano yung magiging decision ng Secretary, kung papatawa na mas mabigat pang parusa or talagang totally sasara na sila. Sa 26 na minahan na iniutos na ipasara ni Lopez noong 2017, 13 ang umapela sa Office of the President at 13 pa ang dumiretso sa DNR. Kaya naman gumawa ng audit ang DNR para i-review ang mga operasyon nito. Mula sa listahan, 4 ang bumagsak sa audit at iniutos ipasara. 5 naman ang nakapasa simula pa 2018 at pinayagang makapag-operate muli. Sakali raw makapagbukas ang ilan sa mga inire-review pa ngayon, malaking tulong daw ito pandagdag pondo ngayong COVID-19 pandemic. We need revenue for our country since malaki po ang nawalang pera sa atin because of this COVID pandemic. But again, ang first and foremost sa atin is the welfare of the Filipino people and of course, yung ating environment. Pero para sa Alianza Tigil Mina, bago dapat alisin ang suspension o closure order, mabayaran muna at mapagmulta ang mga minahan sa penalties nila. Dapat singilin yung mga dapat magbayad. And I mean literally, yung penalties and fines. Dapat i-report ng DNR sino ang nagbayad ng mga penalties. Kung merong mga dapat na baguhin dun sa disenyo, sa infrastructure, sa engineering ng mining operation, dapat nilang gawin. Pagtitiyak ng DNR na pagbayad na mga naunang pinayagang makapag-operate. Handa rin ng DNR na maglabas ng findings o resulta ng audit pero hindi raw nila mailalabas ang kabuuang report dahil sa confidentiality clause. Para sa 1PH, Shyla Francisco, News 5.